pa ng iba. Yes, pero ito na ang head-to-head natin. Nexplay Esports dito, guys. Nakakalamang in terms of first blood count as well as a KDA average and average lahat ng standing dito sa head-to-head natin mapupunta sa NXP. Lamang lang ang Blacklist International for their unique heroes pick. And speaking of unique heroes pick, key heroes naman ang titignan natin para dito sa magkabilang team. And as we can see, there goes Joe and Alice para sa Nexplay Esports. Well, Blacklist International has the Matilda and Benedetta. Ito daw yung A-sisters eh, sabi ni Prof. B. kanina. Ayan. Pero may buff daw yan, no? Once na nakompleto mo yung A-sisters. Matindi, oh. May ano, plus 5 attack speed, plus 10 damage, saka plus 10 kunat. No? Pero eto, punta na kagad tayo sa drafting phase natin. Guys, kami, ang magiging shoutcaster sa inyo ay my friendly gaming companion, Baymax. Kasama ko pa rin dito. Magandang-magandang si Ate Bibimbap. Parang nagdalawang isip ko pa bago bitawan niya. Actually, ame, not gonna lie, ibang pangalan yung muntikan ko mabanggit. Gusto mo nila ito, Athena yung banggit. Huwag mo masyadong isipin si Athena dahil nag-chill lang siya muna dun habang nakataas yung tuho niya. At eto na nga ang baby tandem. Pero look at the bands currently right now. Grabe, open heroes? Ang dami. Totoo ba yan? Di ba check pin yan? Legit ba to? Legit to, Derek. Grabe guys, oh. Nana, Saber, Layla, para sa The Blacklist International. And Brody, Mia, official ba yan? Official ba to? Legit po. Hey, legit yata ito. Check pin? Mali yung ano, first pick? So magre-re-room ulit tayo. Pero itong ano, yung Chester. Chester pinangalan. Si Kiel to. Yung Kiel ng Blacklist. Si Kiel ng Blacklist, si Chester. Kaya nagulo ko, bakit nandun si Chester sa kabilang? Bigla lumipat pa nga si Chester. Chester, that's it, no? Oo. Gayang-gaya yung pangalan natin dito. Guys, pero yun, narinig natin, no? Has been announced na nga na, parang ulit, oh. Magre-repick, magre-redraft tayo later. Kasi nagkaroon yata ng problema kung sino dapat yung first pick natin. Nagkaroon ng miscommunication, misunderstanding. At mahirap yun. Kaya kailangan na lang nating ulitin at balikan para maging maayos, di ba? Pero ito na nga, Baymax. Gulat ako eh. Kala ko kasi may mga cheesy pick lang sila nagagawin at open yung mga heroes. Open lahat. Eh. Di ba? Isipin mo, open sila Benedetta, di ba? Tinanggal lang Mia Balmond, Layla na. Actually, Nana, okay pa eh kasi gumagamit yan yung Omega, di ba? Pero, Saber, funny. Yung mga tinatanggal na rin. Tignan mo yung mga ban. Popolin Kupa. Ay, mga pick. Popolin Kupa, di ba? Bane. Speaking of Bane, guys, looking forward ako dun sa next patch natin. Kasi Mage Bane na yung mangyayari kay Bane, guys. Magic damage item na yung pwede natin i-build sa kanya. Ang sakit na si Bane nun. So, most likely, mas madami or pwedeng makita na natin talaga siya complementing the new meta. Ang pinaka-inaabangan kong ano, guys, mabuff si ano talaga, Aldous. Alam ni Prof. Bian, guys, kung gaano ako kagaling mag-Aldous. Wow! Aldous King! Aldous mo 30 stacks, 15 minutes na. Pinuyat sa wala eh. Perwisyong Aldous eh. Aldous pero bumawi naman. Sa mga susunod na laban, nagtayo pa nga, tinry pa nga ni Baymax yung ano eh, Aldous Mage. Oo. You know, ginawa niya yung Aldous pero Mage. Pero kami, hindi na namin ulitin yung Odette Estes namin. Sinubukan namin, guys. Ang hirap. Low timing talaga yun eh. Tsaka may shot call. Pero bakit kayong dalawa lang? Bakit ganun? Ba't dalawa lang kayo? 5 months pa. Exactly. Nasaan kami? No, bakit hindi nyo kami man lang i-PM? Hindi kami kasama. Oh. Diba? PM kita. Anong sabi mo? Anong sabi wala mo? Wala kang PM sa akin. Ano? Wala kang PM sa akin. Ako sa live, guys. Kaya sabi niya. Wala. Love na. Ang kalaban ni Athena. Ano? Papakita ko po ba? Nag-PM si Athena sa akin. Nagpaalam pala. Ano sabi? Diba? Ano na, Prof. B. Pero di na namin ulitin yan, guys. Ano na kami. Stay talaga sa pagkakas. Nakita na namin yung calling namin. Nadala na kami, guys. Yeah. Pero guys, syempre hindi lang tong mga teams yung may chance ang manalo. Kasi meron pa tayong, I think, dalawa pang mananalo ng 570 diamonds. Kaya kung ako sa inyo, keep on commenting, keep on sharing with the hashtag JuicyLegends2021. Palag-palag. Guys, huwag tayo mag-all caps, tsaka huwag tayo mag-i-spam. Tsaka huwag tayo magagalit.
Diba? Huwag tayo mag-comment ng galit. So yun na, hinintay na natin yung teams mag-G. Para tuloy-tuloy na tayo sa ating game 1. So tingin nyo guys, sino dito mananalo? Nexplay Esports or Blacklist International? Ano ba nasa batuan? Ano ang pulso? Direct. Rec D? Oh. 12% ng Blacklist? Grabe. 88% ang Nexplay. Landslide. Ang dagdag ang Blacklist ah. Matindi ang fans ng ano NX. Talaga. Iba rin talaga ang community ng Nexplay and iba rin ang community ng Blacklist. Pero magkakatalo pa rin naman yan sa labanan guys. Rotation pa rin. Nakasalalay. Makakita okay, kayo tayo ng ano dito? Show ni Rene J? Or last time kasi ano eh, pinakitaan ako eh, ni Rene J, ano eh, Hayabusa na main niya, oh, grabe. Sobrang inidolo, lalo ni ano, si number one fan ako ni Rene J, guys. Hindi niya, yes, guys, kinakanta ko lagi yung ano niya, kanta niya. Sad boy? Sad boy? Wala, wag sample, baka masira yung mga tinga ng nanonood. Wala, gano'n yun. Buti kami ni Athena, wing, call me, wing. Ito na, game one, let's go! Eto na, let us go na onto the drafting phase. Selena and Yeson Shin ang unang tinanggal ng magkabilang team natin for the side ng Nexplay Esports Uy! Blacklist Internet. Si Doggy ba yan? O nga, no, Doggy, Nexplay Esports. Legit ba yan? Legit ba yan? Parang pag hindi nag-comment sa comment section, siya yan. Legit po. Ay, legit! Ay, binigyan ng isang maigi ni Boss Dogs. Nako, yung isa kong idol, lumabas na, guys. Napapapakitaan ako. Rene J. Dogs Connection. Nako, matindi-tindi to, Ate B. Hindi lang tayo trio TikTokers yung inaabangan natin kasi sumama na yung pinuno nila, no? Nako, mainit-init ang Nexplay Esports ngayon dito. Pero Benedetta and Esmeralda ang kanilang tinanggal dito. Sumunod na si Matilda. Nako, yung A-sisters, nawala na kagad. Nawala na agad yung buff natin na critical, ano yun, critical attack speed and all. So, negats na agad that for that. Wala na yung mga buff na binibigay ng A-sisters natin dito. Pero guys, sa lahat ng nanonood dyan, support lang sa teams na gusto nyong supportahan. Pero huwag kayo mag-aaway. Keep love lang dyan sa comment section. Naku, I can feel it eh. Yung mga fans ng NXT dito, ano na, hyper na kasi andito si Boss Dogs. Init na init yan, mama. Iwasan natin maging keyboard warrior kasi sabi nga natin, magpapamigay pa tayo ng 570 layas. All you have to do is to comment down. Tapos include nyo na rin yung hashtag natin. Diba? Malay mo, nanood ka na, nanalo ka pa. Hitting two birds with one stone. Yes sir, pero Joehead, ang tinanggal naman dito. Pero tignan natin kung sino ang posibleng kunin ng Nexplay Esports dito. Brody still open. Nako. Tignan natin kung Brody nga ba ang ilalabas dito ng side ng Nexplay Esports. The Alice as well is still on the leash. Or actually, is not on leash anymore, no? Open siya rito. Even the 1-1 open. Pero yes, Brody na nga to, Baymax, no? Pero tingnan natin paano sasagutin ng Blacklist International having the fact na yung Brody ay nakawala, sabi mo nga kanina. Pakito is still open, the back siya as well, grak ni Eson, no? Pwede pa nilang kunin dito. Pero let us see kung sino ang kanilang ipaprioritize, lalo na dito, makikita natin, no? Most of the heroes na hindi masyadong nababan, tinanggal na magkabilang team. So yung mga nababan natin kadalasan, nandito na. Pero eto, Pakito Israel. Pakito, they're currently hovering Pakito. And maganda rin sana kung papasok eh, no? Papasok yung Baxa dito or Grok. But they are going after the Chango. Nako. Ooh! Chango nga, Ate B, ang kanilang kinuha dito. So we're looking forward kung sino yung pwedeng kunin dito. Cho ni Rene J, pwede pang lumabas. And the side lane, strong side lanes, mga pwede nilang kunin dito. Baxia, Silvana, yung Hayabusa na nabanggit ko kanina, di ba? Nako, pero tignan natin. Ano nga ba ang kanilang mga makukuha pa? Pero for the side lanes, pwede rin mag-YZ eh. Katulad mo nakita natin kanina, no? To complement. And then, eto na nga, no, nakawala pala. Hindi na pinapansin. Matik to eh. Pag next play, matik mate. So, hindi pwedeng mawawala. Kumbaga, pag sa sinigang, dapat meron ka sampalo. So, eto talaga. Yung signature nila. Paano pag walang sampalo, sinigang mix lang gamit ko? Safe!
still. Yung sinigang Big Mom, sampalok yun. Oh, diba? Napaka- sa bagay. Asin pa rin yun. Grabe si Baymax sa'yo, Big Mom. Grabe to, tinitihaw ba yung nag-anon, Bay? Wala, joke lang. Wala kasi yung maitang bilian na sampalok, eh hanggang sinigang mix lang tayo, di ba? Pero far sa ang ika-apat na tatanggal dito, Diggy ni Edward. Ito na naman si Diggy. Naku, ano kaya masasabi later niya ni Pinyahan number one. Diggy is a broadfield, di ba? Pero ayan, Roger has been removed as well. Ito, isa to sa heroes or sa comfort heroes ni Wise para sa side ng Blacklist International and tinanggal na. Actually, ano eh, most of the heroes na tinanggal dito ng Nexplay Esports is, ano eh, patama kay Wise. Yisun Shin, Benedetta, and yung ating Roger. Whilst tinanggalan din nila si Venus ng kanyang Matilda dito. So, syempre, you have to prevent yung mga hero pools, diba? Talaga makakapag-lead to victory for Blacklist International. And also, as of the moment, wala pa tayong nakikitang core hero for Blacklist International. Maybe because medyo matagal na eh, no? Bago sila nakapili. The thing is, para hindi agad siya manigate. But there you have it, Lapu-Lapu would be taken out as well. Pero wala pa talaga silang core eh. This is actually going to be a side Lincho and a tank Sylvana para sa side ng Nexplay Esports. Well, sa other side, wala pa tayong, I think hindi sila kukuha ng tank or a side lane back siya. Pwedeng kunin dito ng Blacklist International. Ayan, nako. Tignan nga natin kung back siya nga ba. But tulad na nabanggit ko kanina, the Grok is still there para kay Eson. Pero eto ah, guys, sa lahat ng nanonood, no, yun, teka lang, may nagsend ng stars na wala. Ayun, thank you sa stars na sinend. Ayun, wala. Yan, ni Sheila Gregorio. Ayun, solid fan ng NXP. Pero Ruby, ang gusto nilang kunin dito. Pero ito na nga, Blacklist International currently does have a double mage setup. Parang medyo napanood ko na yung ganito eh. The other time we had Diggy and then we had Odette is, kumbaga yung tendency is makapag-spam lang sila. Kumbaga rekta. Rektahan na sa objective ang gustong mangyari ng Blacklist International. And for sustain, siguro it would be the Ruby. Tsaka yung Pakito na talagang mag-aalaga ng dalawang lane set. Eto na nga, tingnan natin kung sino nga ba yung magko-complement sa lineup nitong double mage setup na meron yung Blacklist International. Pero next to Esports with the Eve. Naku, with the real world manipulation nga naman talaga mahihirapan ang Blacklist International dito kapag nilock in to ni Lancy. Pero still, naka-hover up pa lang din naman. Was nilock in na nila is yung Uranus natin. This is going to be a good side lane na kagad para sa next play Esports with Cho and Uranus on their side. Uranus on action, on sustaining the lane was yung Cho for a possible split push na ilang best. Kung napanood nyo guys kagabi, no, yung Contenders Division natin, so yung nagpapasok sa ating Team Payaman Boss sa Grand Finals natin. Ganong katindi ang Joe. Oo, kumbaga talaga, if you cannot win your lane, might as well ikaw na lang talaga mag-push. Pero eto na nga, seems like, eto na yung sinasabi ko eh. Na gusto talaga nila yung early domination or early manipulation. So even though merong Eve na meron dito ang Nexplay Esports, talagang mobility-wise, if they're going to secure this, Rafaela, wait, medyo alam natin eh. He has a retry. Oh my god! Pandigi to. Oh, this is going to be a hyper carry Chang'o na si Wise ang gagamit. Eson with the Diggy. So we all know that this is going to be a Diggy na hindi basta-basta Wise. Kay Maring Venus. There goes the Rafaela. Nako, dalawang top 1 pinyahan yung nasa lineup ng Blacklist International. Guys, Ate B, ikaw ba, based on the current lineup, no? Dito sa nakikita natin, sino sa tingin mo ang unang mag-uwi ng panalo dito sa game number 1 natin? Ako kasi, I believe in the lineup for the Blacklist International if they can pull it through. Like, for the first 3 minutes, magagawa nila yung gusto nilang gawin. Possible to snowball to Baymax eh. Kasi, tingnan mo yung lineup ng next play. It will take a while bago makapag-online ang Brody, ang Cho. Pero, tingnan nga natin, this is just based on the draft. At eto na nga, Baymax. Uy! Pasok na tayo guys into the Land of Dawn, game number 1 ng Nexplay Esports
versus Blacklist International. Matinding-tinding bakbakan ang makikita natin dito. We're really looking forward sa lineup na gamit ng Blacklist because this is going to be the first time na makikita natin to. The harassment is real with the two support lineup. Lady Senorita, Eson with the Diggy, and yung Chang'o ni Wise. And look at Eson dito, ating Bia. Masyado siyang aggressive against enemy team. Oo, talaga mag-i-spam lang yan ng atomic bomb niya. Whereas, eto na ngayon tatlong kulilit. Bulinggit na mga ungulit, pero successfully. 8-2 pa rin ang makukuha na purple box. Ito na mga 3v3 situation. Pero Eson, unang tutumba. Sabi nila, masyado kang makulit. Kayo eh, isang bulinggit. Talagang yun na talaga yung nangyayari. Pero tingnan mo nga naman si Eson. No? Babato lang yan na magbabato ng atomic bomb eh. The way na nag-cut lane si Renny J sa top lane para lang mabilis siya makarespo onto that middle lane and makapick off yung kanilang team, which is good. Pero look at this, in terms of gold, magkadikit pa rin yung magkabilang team natin. Pero si Eson yata ang mapupuruhan dito. Oh, this engaging na lang naman. Still playing safe, hindi niya ginagawa yung suicide diggy strat dito ati. Which is actually okay, Baymax, kasi nakikita mo, at some point, yes, nagbibigay siya ng vision, but at the same time, he is trying also na ma-secure yung mga buffs. And eto na nga, mukhang another setup is going to happen. This is may Eson sa may bandang gilid. 3v3 situation tayo. Pero look at the poking damage. Pero eto na nga, si Yawi masyadong nagalit. Senorita ang gusto niyang patayin. Pero Eson, look at that. Ang taas niya dun sa may tori. Talagang hindi siya nangiinda ng kahit ano. At yung minapansin ako para sa side ng Blacklist International, as of now, why is hindi pa siya nakakakuha ng kanyang sariling jungle camp? The purple and red is still alive. Hindi pa siya gumagamit ng kanyang retribution. Is ano eh, feeling ko nagkaroon sila dito ng maling drafting. Para sa akin lang din man guys, pero onto the middle lane, ako killing spree yung Brody natin, which is understandable because this is the Diggy strat na lagi nating nakikita kung saan pinapababa niya na pinapababa yung bounty na nasukuha sa kanya. Pero another team, is ito happy na nga? Ito na nga, 3v3 situation just because of the turtles and all the kalaban. Pero uy, now finally na shot na nga si H2O, napigilan na kanya pag snowball doggy on the same time. And dito babakbakan si Edward, pero napadaan lang naman siya dyan, triggering that flicker just to disengage. Pero seems like another setup is about to happen. May nakumpangas, may bandang gilid, and that would be Renny J falling down onto the hands of the four members of Blacklist International. So ay ngayon Ate B, nakikita ko na yung strong point ng lineup ng Blacklist International. I was actually wrong, no, na nagkaroon sila ng error when it comes to drafting. Nakita natin dun sa huling team fight, ang taas pala ng damage output nila compared sa Nexplay Esports na kailangan pang mag-scale up sa kanila early on the game. First damage agad, the Pakito, the Chang'o, super effective when it comes to damaging the enemies. On the bottom lane niya, actually nakita natin kanina eh, si Pakito hinaharas lang si Boss Dogs dito. And look at this, up until now, hinaharas niya pa rin. Pero 3 minutes into the game, 5-2 tayo in favor of Blacklist International. Item wise, Deadly Blade na yung Pakito. Pero on the top lane, pero ito na nga, 4v1 situation. Look at that, Renegade, they won't be able to secure that. Kasi grabing rotation. Ito yung sinasabi ko sa'yo, Baymax, eh, na talagang early on, early game control ang gusto mong mangyari dito ng Blacklist International. Oh, pero let's see what you see. Wow! Wow! At mayroon ng asin dun sa bandang Geddy, right under the nose of the turret. Tinuri nila. Pero that is Brody. Nakapitas pa nga ng isa. Pero ito, Baymax, no, oh, mayroon pa. Ito na yung chessboard na hinahanap natin kanina pa. This would be a 3v2 situation. Si Chester iniinda lahat ng sakit. Pero si Eson nandito, maiiwan dito sa may bandang gilid. Pero tapos this lane, is Diggy. Yung Diggy natin, hindi na yan masyadong mahalaga. Kasi yung buhay na nga, sabi mo kanina, even the bounty is not that high. Pero on to the top, ginagangster nila si Renny J. Si Renny J talaga ang gusto nilang gangsterin dito. They're trying to delay the item of the Cho. Why? Guys, super squishy ng heroes ng Blacklist International dito na once magka-item yung share natin, kahit blade of, ano lang eh, na heptasy, napakalaking bagay na. And look at that, heptasy na nga yung Cho natin dito. Gustong-gusto ko yung ginagawa ng Blacklist International dito. Pero Ate B, gusto mo rin ba si Prof B? Pero another tip is happening na nga rito. Pero eto na nga, bakit mabiglang na-segue yun? At nakapatay pa nga ng isa, yung Rafaela, yung napatumba. This will be hard because this is going to be a 4v2 situation. Nandito na nga si Eso, nandito yung mga repat, Chester, papasok. Ipaglalaban yung turtle nila, pero flickering in ang ginawa ni Yawi para lang mategi ang isang Diggy. At ito na nga, 3v3 na naman ang chessboard. Ay, online na nga, pero si Pakito nakapitas pa ng isa at ang turtle ay napunta rin sa kanila. At yun na nga, that was a trade of 2-1. Si Eson lang yung namatay dito sa Blacklist International.
Nixon, hindi na malaking bagay na lagi siyang namamatay. The harassment na ginagawa niya nandyan, lagi niyang pinapabackaway si Lancey, lagi niyang pinapabackaway si H2O by harassing him with a ticking time bomb. Wala na siyang no choice kundi mamatay dito. Not that big of a deal. Look at the bounty. 97 gold lang. Whilst nabibigyan niya ng napakalaking space yung kanyang mga members dito. Pero Edward though, onto the bottom lane, hindi kayang tapatan ng Next Day Esports. Ganto kalakas ang isang pakito guys, especially if melee hero yung kanyang ka-lane. No? Mabilis siya nakakapag-stack up ng kanyang passive na full out yung kanyang combo. And as of now, even though 10-6 tayo, the gold did 2k kalamangan ng Blacklist dito. Pero outro mid lane, another team fight is happening. Uy, may na-reverse journey doon at may bumalik at nasaktan kasi hindi dapat lahat ng tao binabalikan. Ang oy, ganda grabe nung paglansi, andun si Yawi na tegi, diba? Doon sa may bandang gilid. Pero eto na nga, para maklear ang minion wave si Lancey, eto na yung kanyang manipulation. Para lang ma-clear yung minion wave, pero seems like dog is up for another battle kasi andito nako si Ison together with the Repa. Ito na, inawag na nila. Apat laban sa isa, pero si Doggy, ito na gusto nilang patumbahin. Oh my God! Dito, right under the turret, plus dagdagan mo pa ng meteor shower just to secure another turret. Look at the entire domination na sinasabi ko kanina, Baymax. Sa tingin mo, paano makakabawi ngayon yung Next Day Esports with the aggression coming from Blacklist? Dito na i-sugarcoat guys, ha? Medyo mahihirapan talaga bumawi yung Nexplay Esports as long as nagagawa ni Eason yung kanyang gusto rito at hindi nila napipigilan si Wise o hindi nila nahuhuli sa backlanes ng Blacklist International. Every time that they're trying to rotate, every time that they're trying to pick off someone, ang bilis nilang nakukuha. No, kailangan mag-ingat ngayon ng Nexplay Esports dito. I think bibigyan ko sila ng time frame para makahabol. Ay, siguro mga 11 to 15 minutes as long as nakakakuha ng kill etong si H2O na hindi si Diggy dapat kasi wala nang bounty eh kung Diggy natin. Kailangan niya makapick off dito. Squishy heroes yung Blacklist International but still, sa sobrang ganda ng rotation nila, hindi makapalag ang Next Play Esports. Ang Next Play Esports, yes. I do agree on you doon, Baymax. No? Plus, also, dagdagan mo pa yung objective na nakukuha ng Blacklist International. Yes, they do have a good rotation. Bakit ba natin sinasabing good rotation? Kasi nagpe-pays off. Diba? Nagkagawa nila kung ano yung gusto na mangyari. At eto na nga, look at Wise. Talagang nagpaulan lang doon sa may middle lane just to shoot them away. Pero this would be an epic battle. 1v1 situation. Nagbimilihan. Edward versus Ready J. Pero hindi na pala 1v1. Make that a 4v1 situation. Pero bumalik na lang siya. Inanggap niya na lang na wala na siyang magagawa. Kumbaga nag-hands off na lang siya. Sige, dito na lang. Para siya na lang yung makapatay sa akin. Kaysa nga naman makuha pa ng iba, doon ka na lang sa kanya. No? Pero this is the strong point of the Rafaela, guys. Yung healing galing niya, may kasamang movement speed. And yun yung minamaximize ng Blacklist International. Especially yung Chang'o, di ba? Chang'o, every time na magkakaroon siya ng second skill, an additional movement speed, yun na dadagdag sa kanya para under middle lane. Pero ito na nga, additional na naman ang nangyaring set. Oh, dahil si Yami, ang gusto nilang patumbahin. And there you have it together with the point. Journey has been committed para Edward lang walang casualty. Pero fatality, oh my God, going to happen as H2O would fall down as well. Doggy triggering that flicker just to back away. But yun na nga, mumuntin pa siyang mamatay. Dahil andun yung meteor shower na binibigay dito ni Wise. Kita mo naman, grabe. Baymax, anong nangyayari? Ano yung gold lead natin, no? 6,000. And 6,000. Sabi mo nga kanina, ilang oras or ilang minuto kailangan para makikip up sila? Ang kailangan nila dito is I think 11 to 15 minutes bago makakip up yung Next Day Esports. Pero kung ipagpapatuloy to ng Blacklist, sahaba at ahaba palalo yung time frame na kailangan ng next pay. And look at the items dito of the Brody with that Athena shield. Hindi siya defensive ano jungle item, but instead he's gone for the Raptor's machete para lang may pansagot siya sa damage na kinukulang niya. No, whilst yung Chow natin with the BOD, good item dito para sa Chow natin. Eve, no, with the Ice Queen 1, whilst yung ating Uranus going for the Enchanted Talisman. Sa other team, look at this. Meron ng Genius 1 yung Chang'o natin. Glowing 1, triple 1 actually. Pero on the top lane, triple person bumaba na. Oo, apat. Make that apat dahil si Edward gusto nilang mapatumba. Sabi nila kanina ka pa. And there you have it. A successful gank onto the top lane. But then again, that was a very nice trade. Kasi nakuha naman nila yung diversion na kanilang inugusto. Nakuha nila yung Lord even though it is not a high level Lord. But hold that thought kasi Nexplay Esports was able to turn down and dun tore nila doon sa may top lane.
Yes, that is a very good exchange no, na ginawa ng Nexplay Esports. Yes, nakuha ng Blacklist International yung Lord level 1 natin. That is still not Luminous. Wala pa yung Wild Charging Angry Golden Lord kung banggitin ni Prof B. But still, malaking bagay na na-shove yung lane onto the top lane, so hindi sila gaanong mape-pressure when the Lord matches us onto the middle lane. And eto nga yung Lord natin onto the middle lane. Another setup. Pero might eto happen. Na nga, nag-Esport na nga sila. Samantala si Rene J. Wong. Wow, nakatanda ka ng isa dito, pero flickering na ginangyami ito ganun. Imperial Dust, nahuli na yung isa. Oh my God. Kaya na, naipit siya ng tatlo. Anong nangyari nga ba dito? Samantala, nandito rin si Wise, nagpapaulan lang, never say die. But then again, that was a nice trade of 2-1. They were able to pick down or turn down one. Mm-hmm. And Ate Bia, let us just remember na kapag humaba-haba pa etong laban natin, walang marksman yung Blacklist International, so they might have a hard time when it comes to team fight because the Ren, the H2O dito with the Brody, once na makakuha lang ng proper item yan, enough na for a comeback with the help of the Eve. Pero as of now, hindi nila talaga makuha yung proper positioning, yung map control talagang hindi binitawan ng Blacklist International from the very start. Yung ikot ni Eson, yun yung pinakamalaking bagay sa side ng ano dito, ng Blacklist. Yun yung nagpapahirap sa Nexplay Esports. Every time na papasok sila ng bush, merong bomba. Every time na susubukan nilang tumakas, merong reverse time. Tapos pag teamfight, when susubok nang humuli ng Imperial Justice, nandyan syempre yung ultimate ng digi natin to deny it. Mm-hmm. At saka also Baymax, ang galing din at the same time, apart from the ultimate, inabiburst out nila kasi sabi nga natin, this is an entire mage setup, pero look at the setup coming in. Oh. Mukhang napasama pa nga yung pagpasok ni Doggy because Wise is here to the rescue. Ang nangyari dito, talagang nag-back away na lang sila isa-isa. Tingnan mo. Yeah, on the mark na tayo ng 11 minutes na sinasabi ko kanina, but still, the objective, 6 against 2 to takedowns para sa Blacklist International. Pero hindi pa rin nakakahabol yung Brody natin dito. Mahirapan mag-push. Ang kailangan nila rito para manalo para sa side ng Blacklist International is the level 2 Luminous Lord, no? Na dapat ma-freeze nila yung lane and ma-balance out para yung pressure against Nexplay Esports nandoon, no? Konting pressure na lang, I think, bibigay na yung Nexplay Esports dito, eh. Hindi na natin masusugarcoat to, guys, kasi totally dominating ang pinapakita dito. Total domination ang ginagawa ng Blacklist International. Pero on the middle lane, Chu did a very good job on actual split pushing. Yes, it is. Ito nga si Rene J, no, gumagawa or pinagtutunayan niya ang kanyang pangarap. Ito na nga, nakapag-Way of the Dragon sa isa. Pero look at that, naipit siya ng apat kahit na hindi na kasama si Edward na nandito. Kumbaga, milihan talaga ng todo-todo. The moment na papasok, sabi mo nga kanina, with a reverse time, hindi na makakalabas. Ang nangyari na quarantine siya kasi wala siyang quarantine pass. Walang quarantine diba? Pass talaga. Oh. Ito eh. Ito yung mahirap sa digi. Kanina yung digi natin is yung suicide digi. Pero as the time passes by, hindi na siya ganun eh. Sumasama na siya sa team niya rito. Pinufully maximize siya na yung skill niya unlike nung una. Pero Edward dito with a proper setup. Pero ito na naman. Seems like another setup is about to happen dahil ito na nga stage 2. Sandwich na naman ang apat dito yung chessboard nyo. Yes, it is kinda tema kat. Kaso yun nga lang, it will take a lot of time, Baymax, para ma-meltdown sila. At nakita mo nga naman, mm-hmm, isa-isa silang napapatumba. Talagang nagbaback away na lang sila. And yes, eto na nga. Eto na ang tamil lane. Tamang push na lang sila dito. Samantalang si Wise with that ultimate popping out. Meteor Shower and Yaoi. Napilitan na nga include ang kanyang Imperial Justice Dust. Lancy! Pero Lancy, hindi na nga mapakali. At sa yun na Daigi, dun sa may bandang Ged. Samantalang look at the atomic bombs committed by Digi just to show them. Ito yung sabi ko, Bae, yung talagang poking skills meron yung Blacklist International. At ito na nga yung hinaharap mo kanina. Nako, ito na yung Lord, Luminous Lord to, ha? Set up Luminous Lord with a magic power na jumping Jolog's Lord. Doggy was able to give enough vision kasi yun na lang a little bit too late. Samantalang si Rene J ay mapapawow din dahil at the same time nategi rin siya. That was a miscom para sa side ng Nexplay Esports. Pero eto, corny, pero tumawa ka, bro. No, ang ganda ng ginawa ni Boss Dogs doon na he give vision doon or tag dito, notification para doon sa kampi niya na, uy, naglo-load yung kalaban, pero walang follow-up na naganap. Yung ibang members niya tried to play defensively and eto, onto the middle lane, nagsiset-up na ng defensive capabilities dito yung Nexplay Esports, pero I think hindi nila kakayaan ito. Another set-up fight happen, pero ito na Doggy. Nga, tumalun din si Doggy doon sa apat, pero Lord is still up and kicking. Samantala, dito mga sa ibang dangkety, they're trying to pull away. Doggy was able to pull them out. Yun nga ang maganda doon, yes,
namatay din siya, Baymax, pero is that even worth it? I think it is kind of worth it kasi nakapag-buy pa rin siya ng oras para mapatay ng mga kakampi niya yung mga buffed up minions as well as yung Lord. Pero eto na nga, tatapusin niya yata. Sinunod mo sa katanong matay na kasi that meet your shower tower ng Israel and your justice has been committed as well. Pero Time's Journey will save the day. And once again, this is our Game 1 Blacklist International ang nagwagi with their cheesy Kezreal lineup. Yes, Ate B, grabe, no? And props dito talaga kay Edward. Si Edward talaga yung nag-manipulate nung early game natin. And by the time na na-manipulate niya na yung early game onto making the enemies think na siya yung kailangan i-take down, doon na nakabawi or doon na lumabas, no? Yung Chang'o ni Wise with the Meteor Shower, easy clear, easy wave clear, damage output is really high. Ultimo yung Sylvana natutunaw. Boss Dog also on the side of NXP really did a good job on trying to buy time as well as si Rene J. But huli na ang lahat. Hindi na nakahabol yung ibang miyembro ng NXP. Kaya tignan natin, anong abang masasabi dito ni Sobroadfield, Prof B, and Maring Atida. Grabe, very exceptional.